Hello guys, so since na criminal law, eh, pass muna tayo sa criminal law, no? Dito muna tayo sa employee benefits. Employee separation or ano man. Ang tanong ganito, kapag ba nag-resign ang isang empleyado, ay dapat bang, ano-ano ba ang kanyang dapat matanggap sa kanyang employer? Di ba? Ang ganda ng tanong. So, ang una dito, dapat daw, ayon sa Labor Code of the Philippines book article, nakalimutan ko na. Ang isang empleyado, kapag nag-resign, ay dapat yung mga unang-una diyan siyempre bibigay yung 13 month pay, kung lahat na yung last pay siyempre yun tapos kung meron pa kayong pundo at paano naman yung ano yung mga benefits na hindi mo nagamit tulad ng vacation leave saka sick leave o kung ano-ano pang binibigay ng kumpanya, dapat ibigay yon sa isang empleyado kapag ang empleyado ay hiwalay na or nag-resign, di ba? Magkaiba po yung yung isang empleyado na nag-resign o kaya yung isang empleyado ay na-terminate cause of criminal action. Magkaiba po yun. Kasi kapag may criminal action ka, yan ang gustong-gusto ng mga employer na separation. Kasi halos yung wala ka talagang makukuha o maaaring kasuhan ka pa. O yun ang ano. So magkaibang senaryo po yun na yung ganong senaryo, yung termination cause of, sabi natin, gross negligence or resulta ng crime sa voluntary resign. Dito lang tayo sa voluntary resign para medyo magandang usapan. So, dapat makuha mo. Tapos yung back pay. Yan yung tawag na back pay. Ay, iba pala yung back pay. Ang back pay pala daw, sabi nung katabi ko, ay ito yung mga deduction na dinidak sa inyo tapos iriripan. Ano bang malinaw na example dito? For example, yung na-absinan ka pero naka-duty ka pala, back pay yun. Ano pa? Yung napagkamala na late ka tapos hindi naman pala late, back pay pa rin yun. For example, sir. Ano pa? For example, yung mga nagka-cashier, halimbawa. Yung kahira. Kahira, nagpa-process sila ng card transaction. Ngayon, yes. Nangyari, nawala yung charge slip ng bank terminal. Okay. Na-charge to me sa kanila. Ngayon, magiging back pay yun. Sama yun sa nabayaran ng banko. So, ang tawag nun ay back pay. Dalawang tawag ha. Isang back pay, isang final pay. Or separation pay. Okay? Yung issue naman sa ano, sa lien of service, guys. Ito, marami nagtatanong dito. For example naman, paano naman yung lien of service ko? O magkaibang issue yung guys ha? Kasi yun ay optional. Sabi sa batas, kapag ikaw ang nag-resign sa isang kumpanya, mayroon siyang option na bayaran yung lien of service mo or hindi bayaran. So, optional po yun. Kung babayaran, o magkano nga ba ang bayaran noong per year? Ang nasa batas is at least 15 days per year ang bibigay ng sahod mo. 15 days o kalahati ng sahod mo. At yun ay optional. Linawin ko lang nga, optional yun. Pag binigyan, kasi kung ikaw man nag-resign, voluntary, swerte mo kapag binigyan tayo. Ngayon, kung hindi, yan ang tawag na alat. So, ikaw nag-resign eh. Okay. Yun po ah.
ayusin po natin kung kayo, marami tayong subscriber na tumagal sa isang kumpanya na 10 years o kaya more than 10 years pero nagkamali silang proseso sa pag-separate sa kanilang employer. Kaya tuloy, yung kwarta na, naging bato pa. Yun po ang iiwasan natin. So ngayon, kung gusto nyo laging kwarta, tama kayong napuntahan. Dito kayo sa aking channel. Sir, baka tanongin nila, ano ba yung final pay, sir? Ayun nga, yung final pay. O, clarification lang sa final pay, ha. Ito yung sahod. Nung una, yung sahod na hindi mo nakuha. O, yun yung kasama sa final pay. At syempre, yung 13-month pay, benefits yun eh. Leave. Sick leave, hindi mo nagamit. Tapos, ang kasama pala sa benefits claim, sir, yung alin separation pa pay, saka yung retirement pay. Example, mag-retiro na si empleyado. Ah, okay. Kasama sa benefits claim yun. Oh, mag-retiro. Oh. Basta yung final pay, sir, ayun yung huling, ang basis lang yun, yung huling sahod. Oh, yung final pay, yung final sahod. Ayan guys, ha. O kung meron kayong tanong dito, huwag na kayong magtanong. Patawa, no? Ade, joke lang, guys. O kung meron kayong ibang katanungan, mag-joint lamang kayo sa aking channel, no? Lalo-lalo na sa criminal law. At para ma-assist kayo. At siyempre, meron tayong video dyan para makuha nyo yung access nyo para sa akin, para ma-assist kayo through tawag or video call. Open po tayo mag-assist from 8 a.m. to 12 p.m. 12 a.m. so tanghali yon. So yon ang panahon natin. Yung guys, so hindi na natin pahabain tong videong to, no? Kung meron kayong karagdagan tanong o kung meron man kayong idea regarding sa separation pay, i-comment nyo lamang sa baba para mas ma-encourage natin or mas ma-enlight natin yung mga kasama natin. Alalahanin natin, ako po ay hindi isang abogado, ha. Ako po ay isang criminologist na employee. Sa mga good luck sa mga employee na 20 years ng employee, hanggang ngayon, empleyado pa rin. Sabi nga nila, tandaan nyo, walang yumayaman sa pagiging employee. Ako'y hindi naniniwala doon. Yayaman tayo sa pagiging empleyado. So, double effort lang tayo, maging matalino lang tayo sa isip at sa isip at sa isip. So, yun. Thank you for watching, guys. See you again my next video. At don't forget to subscribe our channel, no? See you again my next video. Ang inyong lingkod, Criminologies, at your service.